day mga Pajafers, welcome back to our YouTube channel. Ngayon po ang aaralin nating laro is yung laban ko against my own coach, Grandmaster Bong Villamayor. So konting background lang po, ito pong si Coach Bong, siya yung naging coach ko from bata pa ho ako, mga 2200 ang level, hanggang naipush niya po hanggang mag-IM level. So itong laban namin, ito way back in 2009 sa Subic Bay Open, at 13 years old pa lang po ako nito. So 92 na yung rating ko, natapat ko kay Coach Bong. So 24-74, titingnan po natin kung uubrantirada ko sa aking sariling coach. So nag-start siya with D4, and then dito po sa D4, ang turo niya sa akin is mag D6 lang ako. Ayan. Kasi yung D6 na yan, hybrid ho yan. Pagka nag C4, G6. Tapos knight F6, matra-transpose sa King's Indian. Yan ho ang aming mga lesson. So ibalik natin, kapag naman nag E4 dito at yan ho ang pangontra sa D6 kagad, matra-transpose naman sa perk at parehas ko pong tira yan, perk at saka King's Indian. So okay lang. Sa panahon ngayon, hindi na ho ako nagpa-perk kaya kailangan ko na hong mag knight F6 kagad. At ang iniiwasan naman ho nung D6, walang mga Trompovsky attack. Yung mga Bishop G5, tapos anong gagawin dito sa knight, tatalon sa knight E4, sobrang gulo niyan. So para maiwasan ho lahat yan, D6 lang ang tira ko. So pagka King's Indian player kayo at saka perk player, pwede nyo hong unahin yung D6. So nag knight F3 siya, and then knight F6, C3, G6, Bishop G5, Bishop G7, knight BD2, castling, and then pagka E4, C5. So ito po lahat mga preparasyon namin at tinuro niya po sa akin. So kaso ang problema, syempre alam niya kontrahin, medyo nalugi ako ng konti doon. So nag D5, knight A6, Bishop D3, knight C7, with the idea of B5, parang Benoni style. So pag nag-push itong pawn sa D5, talagang usually ang idea ho, queenside expansion ng black, tapos may katulong ng bishop. Ayan. So yung bishop sa G7 lalakas, tapos yung rook sa B8 o open file dito, kasi yan ho, inabangan niya na nag A4. So dito sa posisyon na to, kailangan pala basagin ko na itong center with E6. Ayan. Kailangan mabilis yung laro. So halimbawa dito, mag D takes E6, meron kasing knight takes E6, at kung mapapansin natin, itong bishop sa G5 kulong. Halimbawa, mag bishop H4 ka dyan, tatamaan ka ng knight F4. So atakado yung G2, atakado yung bishop, mapepersa mag bishop F1, so lamang na ho kagad dito yung black. Kapag naman, sa E3 ka umatras, tatamaan ka ng knight G4. Ito po, yung kung gusto mong simplihan lang, makukuha ka agad ang bishop, pero kulong ang bishop sa E3. Pero pwede rin ang mas magandang D5. And then pagka-capture, capture dito, kulong pa rin ang bishop. Kuha ang bishop pair, tapos open yung position, lamang na ho kagad ang black. Kaso hindi ko ho alam yung ganyang idea na parang magwi-weakening lang ng konti. No? Kasi kung titingnan natin, may weakness dito sa D6. Magiging target ho, backward pawn ho ang tawag dyan. Yun pala, mas malakas yung tama dun sa bishop ng kalaban. Kasi balik natin, kaya hindi ko na itira yung E6, nag-bishop D7 lang. Kasi ito ho, sobrang bagal kasi kinaslingan lang. At kung mapapansin natin dito, hindi pa rin ako makapag B5. Kung mag B5 ka dyan, kakapture rin lang. So pagkakapture mo dyan, kain-kain lang yan, magpapalitan. And then kahit simpleng rook E1 lang dito, merong weakness dito sa A7. Tapos yung bishop sa G7, stopper. Na-stop ng B2 at saka C3 pawn. Talagang alam na alam niya kontrahin kung paano yung mga opening na tinuro niya, no? So ibalik natin. Kaya ang ginawa ko, nag-rook B8 lang. Rook E1. And then dito po, once again, hindi pa rin makapag B5 talaga kasi makakaroon ng weakness. So kahit simpleng knight C4 lang, stopper yung bishop, yung rook, walang tinatamaan yung B2 pawn. Ang hirap targetin, no? Isang knight lang ang dumidepensa, okay na kagad. So dito po, nag-B6, queen E2, and then nag-E5. Ayan. So itong E5, medyo naipit ako dyan, no? Kasi hindi niya naman ho kinain. Kung kinain niya,
medyo okay-okay kasi papasok yung knight, papasok sa f4. So dito, ganun na naman ang problema. Yung bishop sa g5, wala hong mapuntahan. Kaso, hindi niya ho pinansin. So ang ginawa, nag-knight c4 lang, inatake itong d6 na napakahirap depensahan. So na-pair sa mag-bishop c8. And then pagka b4, h6, bishop h4, g5, kailangan gumawa ng counterplay para na ho itong king's Indian. Nasa queen side bumobomba ang knight. At dapat sa king side bobomba ang black. Kaso dito, medyo mabagal ho yung pag-atake ko kasi hindi ko alam. Parang nakontra niya ho talaga eh. So, bishop g3. And then dito, inaccurate, c takes b4 ako. Ito po yung mapapansin ko dito. Definitely mali ho itong c takes b4. So, instead of c takes b4, dapat nag-knight h5 na lang ako. Ayan. Kailangan ho kasi closed itong queen side para medyo mabagal-bagal yung atake niya. Kaso pagka c takes b4, ma-open yung c-file eh. So dito, ang kinakatakutan ko siguro, inanalyze ko is kakapture, capture, and then may knight a5. Nakakatakot nga naman talaga, papasok yung knight sa c6, at parang napakalakas, pero simpleng bishop d7 lang pala, stopper na ho lahat nung gagawin niya dito. So pagka pumasok, so kain-kain lang, and then merong knight f4, palagi hong merong counterplay yung black. So dito, itong passpawn dito sa c6, hindi pa naman sigurado yan kung passpawn yan or weakness. So pwedeng maging target din ho yan mamaya-maya. So halimbawa, pag kumain-kain, bubukas naman ang bishop sa g7. Palaging merong play ang black. Kaso nga, medyo batang gem pa ho to, baby gem pa ho. Kinapture, mabilis hong matakot si baby gem. Kinapture ka agad. Na definitely mali ho. Kasi o-open ang file, ang c-file, at dyan ho papasok ang mga pyesa niya. At take note, siya lang ho ang pwedeng mag-control niyan. So yung rook, napakadali niyang ilagay sa c-file, ang dali niya mag-double up dyan, pwede siya mag-battery kagad, no? Anytime niya gusto. Tapos yung pyesa ko sa c-file, wala pa hong magawa. So medyo ipit sa c-file, kaya talagang medyo kulang pa si Jem dito, no? Sa so, knight h5, si baby Jem, nag-rook ac1, ayan na, na-control na ho kagad yung c-file. And then, nag-king h8. So, ito, waste move pa. Knight fd2. Atake sa knight sa h5. So, hindi naman ho kasi pwedeng bumalik yan dyan. Pag bumalik ho dito, waste of tempo. Tapos, wala hong atake yung black. Pag nag-knight f4 naman, simpleng kakainin lang. Kain. Tapos, merong h4. So, imbis na black ang umaatake, magiging white pang aatake kasi yung bishop, papasok ko papuntang h7. Marami hong play dito yung white. Take note, wala hong pyesang umaatake yung black, no? Nandito lahat sa medyo natutulog pa. At yung pyesa ng white dito, nakapwesto na sa pambombahan. Palagi may e5 tapos queen e4. Ang dami hong ideas dito nung white eh. Kaya hindi ko nag knight f4. Ang ginawa ko is nag g4. Ayan. So, pagka g4, tinirahan ng knight e3. And then, kung mapapansin natin, atakado po yung pawn sa g4. Isa lang ang dumidepensa, dalawa maatake, at hindi na ho siya madepensahan. Pag nag-knight f6 ka dito, so yun na naman, aatras naman, pwedeng simpleng bishop h4 lang. Wala na hong atake, yung white papasok ho sa queen side. Kapag naman, ng queen g5 ka, may iwan ang knight sa c7. So, ito po ang pangontra na naisip ko dyan. Knight f4. Ayan. So, fork siya dito. Persadong kumain. Kain. And then, ang analysis ko po nun dati, sigurado ako, is magna-knight f5. Ayan. Kasi pagka-capture, at least medyo buhay-buhay pa yung position ng black. So, magbibigay ako ng engine lines. Pagka f3, queen e4, merong napakalakas na knight e8, papasok sa f6 yung knight, hindi pa humamamatay, so buhay pa kahit papano. Pagkain-kain, slight advantage po for white. Kasi, akala ko pagka knight takes g4, parang kulong itong knight sa g4. Wala akong mapuntahan, bawal umatras, bawal dito. At, definitely, akala ko, ang titira niya is knight h6, pagka capture, king g7,
And then, halimbawa, knight f3, rook h8. So, kahit medyo ma-atake yung white dito, parang nagsusurvive pa naman yung black. Medyo pumupuso pa, no? Yun pala, natirahan po ako ng good move. Bibigyan ko po kayo ng 5 seconds. Try nyo po hanapin kung ano yung good move na tinira ni Coach Bong dito. So, ang good move po dito is knight f6. At pagka knight f6, tagpas kagad yung posisyon ng itim. So, halimbawa kasi dito, pag kinapture mo ng queen, so, kakainin lang tong pawn sa h5 with check, and then pagka queen h6, capture, capture, and then babawiin yung knight sa c7. So, ang ending, 2 pawns down, tapos may rook pa dito, basag-basag pa ang pawn structure, maganda pa, i-resign mo na lang yan, no? So, ang kinawa ko, nag-bishop takes f6, at least, kahit pa paano, one piece up, no? Kaso, merong e5. Tapos, ang tama ng e5, diretso po kagad mate, kasi ang threat is queen h5, and then queen h7, checkmate. So, halimbawa, mag-bishop g4, merong queen e4. So, hindi na ho ma-stop yung mate dito sa h7. So, naaalala ko ho, dito konting kwento lang, konting background story. Si Coach Bong po nung larong to, nagse-cellphone. So, yung cellphone ho niya nasa table, tapos minsan nagse-cellphone siya. At alam naman ho natin, kapag long game, classical game, federated, ay hindi ho pwede mag-cellphone. So, kung nireport ko po si Coach dito, at talagang maipapanalo ko na yung laro, no? Kasi, naalala ko nun, meron pang foreign GM, yung previous rounds, may foreign GM na cellphone tumunog, talo kagad. So, kung iniisip ko dito, losing na yung position ko, i-report ko kaya si Coach. Kaso, hindi ko talaga ma-report, no? Kasi Coach ko ho siya. At kahit mag-cellphone ho siya, alam ko naman ho, hindi naman siya mag-engine. Talagang meron lang importante siguro nga kailangan na gawin sa cellphone. At yun ho, so hindi ko ma-report. Sayang, panalo sana ako kaso wala talaga. Coach ko siya, baka hindi na ho akong turuan eh. Pagka ni-report ko yung nagsi-cellphone. So nag-king g7, pagka kain dito sa f6, kain. At balik lang natin. So hindi ho pwedeng queen ang pangkain kasi mabibitin yung knight, no? So, pinakain ko is king, and then pagka queen e4, rook g8, queen d4 check, and then pagka king g5 ko, niresign ko na lang kasi talagang mati na ho. At hopeless na yung position, talagang sabog-sabog na dito. So, ipapakita ko na lang yung engine move kung paano ho tatapusin yung laro. Sabi ng engine, kakainin itong knight sa c7. So, pagka capture, may check, pagka atras, may check dito, and then pagka rook g6, checkmate sa h8. Ayan. So, yan po ang naging laban ko kay Master Sensei Coach Bong. Talagang medyo sinuki ako. Tapos, yung play ko po, as a player, yung style compositional sa kanya ko nakuha kasi ang tinuro niya po sa akin, puro middle game at saka end game. So, medyo hindi niya ako naturuan umatake, no? Pero okay lang po yun. Okay naman yung magiging solid player. At so yan lang po ang video natin for today. So hopefully na-enjoy niya itong video natin at may konting story time. So kung na-enjoy niyo po, please like this video and subscribe to our channel. And hopefully see you again next time. Bye-bye!